Nabuhay sila sa mga mula sa patay, di ba? Ang tanong mo kanina tungkol sa death penalty na, pagtitingnan din natin ang Biblia, mayroon ding batas tungkol sa death penalty. Ating babasahin yung sa Deuteronomy, kasi mayroong civil law ang Israel. At sino yung pumatay ng buhay, kabayaran din yan, buhay din. Kaya nga, okay lang yun. Kasi ang masama, kaya nga mayroong mga masama ngayon na hindi pinarusahan. Pag makalabas, marami pa rin silang pinatay. Nung isang araw, mayroon akong napapanood sa Facebook. Mayroon talagang mga batang nawawala. At yung mga batang nawawala, kinuha talaga yung organ nila. Kasi mayroong namimili ng organ. Nahuli yung nagnakaw ng bata. Pero yung magulang, gusto nila ang death penalty. Kasi paano naman to, itong taong ito, buhay? No? Gumawa ng kasalanan, pero ang pamilya, ang taong pinatay nila. Kasi sa Biblia, mayroon talagang hatol kamatayan ang gumawa ng matinding kasalanan. At bago din sila hatulan, pwede silang magsisisi eh. Diba? Bago pa sila huhukuman, pwede silang maligtas kung magsisisi sila. Pero babayaran nila ang consequences sa kasalanan, matatanggap nila. Pero ito yung ang tanong mo rin, kapag sila, sanay na rin sila saan? Sa paggawa ng kasamaan, di ba? Mayroon ngayong mag-suicide nga, mga suicide bombers. At magpakamatay na rin sila kasi gusto nilang papatayin kasi ang alam nila, mayroong reward. Yun ang iniisip nila. Hindi talaga sila takot mamamatay. Kaya kapag tatapusin ng Panginoon ang kasalanan, ay hindi, wala silang takot makipaggera sa Panginoon. Kasi ang puso nila matigas na. Katulad na rin kay Satanas na hindi sila, wala na rin silang ang puso nila para na talagang milestone, sabi ng Biblia. Puso nila ay hindi na talaga magbabago. Naka-fix na ito, na hindi na talaga magiging matuwid pa ang kanilang kalagayan. At kung makipag-ano sila, kapag papatayin sila, sa sulat ni Lindsay White, hindi sila pare-pareho. Kasi hahatulan ang bawat isa sang-ayon sa kanilang nagagawa ng kanilang mga kamay. Saan natin yan mababasa? Sa Apokalipsis 20:12, no? Mababasa natin yan, hahatulan sila sang-ayon sa nakasulat sa mga aklat. Kung ano yung kasalanan, ang level ng kanilang kasamaan, doon sila hahatulan. Sa sulat ni Lindsay White, mayroong mga masusunog na katulad ng papel. Pagliyab ng aboy, yung intensity kasi ng init, yung eternal fire, Diyos kasi yung susunog sa makasalanan. Ang eternal doon yung fire, hindi yung susunugin. Kaya tinatawag yun na eternal fire kasi yung fire itself, God, no? Diyos yung susunog. Kapag susunugin niya ang kasalanan at mga makasalanan, tatapusin niya yun, wawakasan, walang ititira. Lahat magiging abo. Kaya pagbabasahin mo yung 20 verse 15, ang kamatayan at ang hadis itinapon doon sa dagat-dagatang apoy. Ang pangalang kamatayan, ang pangalang libingan, kasamang itatapon doon. Kasi wawakasan na ng Panginoon ang kasalanan. Wala nang makasalanan. Wala na ring kasalanan. Kaya yung libingan, ang libingan, hindi yun patay eh. Abstract noun yan. No? Isang pangalan, libingan. Itatapon din yan sa dagat-dagatang apoy. Bakit itatapon? Kasi yung pangalang lilibingan, wawakasan na. Pagkatapos susunugin ang kasalanan at makasalanan, wala nang terminong libingan. Wala na ring kamatayan. Kaya yung libingan at ang hadis, itinapon doon sa dagat-dagatang apoy kasi wawakasan na yan. Hindi, wala nang libingan at
kamatayan. Ibig sabihin, kapag wawakasanan niya ang kasalanan, ayun na, wala nang mamamatay. Yan sabi mo nanay. Kaya nga, pero yung pagsunog, yung proseso sa pagsunog, hindi pareho. Mayroong mamamatay na katulad lang ng papel. No? Ay, kunti lang ang kanyang kasalanan. Maaring nagsinungaling lang siya. Pero walang sinungaling na makapasok. Kaya, na ano, yung pumatay, yung nag-knockout, siguro iba-iba ang ano ng Panginoon. Pero lahat sila, isa lang ang kanilang pupuntahan. Sangayon sa Biblia, sila po'y magiging abo sa ibabaw ng lupa. Pati sila Satanas. Si Satanas at ang kanyang mga anghel, magiging abo din sila. Kaya pagkatapos sa 1,000 years na pagsunog, pagkatapos noon, magiging abo na sila sa lupa. At bago sila susunogin, mayroon kasing judgment na tinatawag. Kasi sa Bible, mayroong 3 pieces of judgment. Una, investigative judgment, bago dumating si Kristo. At ang audience ni Jesus Christ sa judgment na yan ay ang mga anghel. No? Kasi isatisfy ng Panginoon ang mga anghel. Tatlo kasing isatisfy dapat ng Panginoon. Pangalawa niyang isatisfy lahat ng maliligtas. Dadalhin sa langit for the period of 1,000 years for millennial judgment. No? Isatisfy ng Panginoon yun sa judgment niya. Ipapakita lahat ng record ng mga hindi naliligtas. Lahat sila masatisfy kasi makikita ng mga banal ang lahat ng record. Ang ikatatlo na isatisfy ng Panginoon sa kanyang judgment, ang mga masasama na sa labas ng Jerusalem. Bago sila susunugin, ay tataas ang white throne ng Diyos, puting trono. Lahat ng hindi maliligtas, magpa-flashback sa isang panorama sa The Great Controversy, ipapakita ang panorama sa kasalanan nag-umpisa sa Eden, ang pagtukso kay Adan at kay Eva. Paano pumasok ang kasalanan? Pero nang pumasok ang kasalanan, niligtas sila ng Diyos. No? Sa Old Testament, papagpatay ng mga hayop, papakita ng Panginoon. Sa New Testament, si Jesus Christ namatay. At nang maraming mga ngaral, pinapangaral ang pagliligtas ng Panginoon. Pero tinatanggihan ng lahat. Kaya silang lahat, bago susunugin, nasatisfy sa judgment na yon kung bakit sila hindi maliligtas. Pero nang nalaman nilang hindi sila magliligtas, no? Si Satanas nagkumbinsi din sa kanila, mayroon pa tayong pag-asa. No? Pagkatapos sa judgment. Aagawin natin. No? Sila ba naman nalaman nilang hindi sila ligtas? Mayroong nagsasalita na mayroon pang pag-asa. No? Di paligiran nila ngayon yung syudad. Habang pinaligiran nila yung syudad, nakikita ng mga banal, nakikita ng mga masama, magtitinginan tayo sa kanila paulanan ng apoy. Pero satisfy sila sa judgment. Pag ako hindi ako maliligtas, alam kong dahilan eh. Ay kasi sa bandang huli ng aking gumawa pa ako ng kasalanan. No? Kaya nga hindi talaga ako maliligtas. Walang hindi maliligtas na hindi alam kung bakit sila hindi maliligtas. Tanggap din nila. Pero dahil sa pangungunan ni Satanas na agawin, gusto nilang sasama sa pakipagdigma. Pero paulanan na sila ng apoy. Oo, hindi pantay-pantay. Halimbawa, si Lucifer, siyempre siya pinakamagalang. Mga, sabi natin, ilang years po, 1,000 years. Tapos, halimbawa, sa next na mas magtaon. Hindi na nakasulat sa Biblia ang detalye. Pero, kung mayroong pagsunog nating malaman, hindi natin nakikita si Lucifer ngayon si Satanas. Pero pag mayroong nagiging abo na lahat, pero mayroong natitirang isa, at tiyak natin na siya talaga yun. No? Nakikita natin siya. Naalala ko lang kasi yung aking mga nabasa. So, para pumasok, Brother Roy, sa aking isip. Ang ganda ng tanong ni Brother Christian . So, ganito po yun, kapatid. After 1,000 years, siyempre ibababa ng ating Panginoon yung bagong Jerusalem kasama ng kanyang mga anghel at ng mga banal. Bubuhayin po ng Diyos yung masasama. Nang buhayin po ng Diyos yung masasama, mabuti sila masama. Masama pa rin, natural. Kaya ito binuhay ng Diyos upang makita ng masamang ito yung kagandahang lumalapag. Maiinggit sila, pero ang gagawin po ni Satanas, ganito. Ang nasabihin doon sa mga masamang binuhay ng Diyos, nakita nyo yung bumababang yan? Atin yan. Inagaw lang sa atin yan. Tingnan nyo yung bilang natin. Marami kaysa sa kanila. Kasi mga kapatid,
ang hindi po maliligtas kasi dami ng buhangin sa dagat. Atin yan. Tayo dyan. Tayo talaga. Kaya ang mangyari mga kapatid, nadaya ng minsan, ang sabi ni Mrs. White, madadaya pang muli ni Satanas. Uudyukan muli. Kaya papasukin natin yung bagong Jerusalem. Kaya yung mga, di ba may mga makasalaan ng hindi naligtas, na namatay. Ano ang mga katungkulan nila? Mga sundalo, mga general, mga gumagawa ng armas. Gagawa uli sila ng mga armas para planuhin nila na pasukin yung bagong Jerusalem. Pero ang ating Panginoon Diyos pupunta sa tuktok at yun na nga po mga kapatid. Hindi na ipapahintulot na pasukin yung bagong Jerusalem at sila ipauulan ng apoy buhat sa langit. At sila magiging alabok ng lupa, tuntungan ng paa ng mga banal. So napakaganda po mga kapatid, ano? So ang masama, ano po mga kapatid, ng buhay ng masama, kasi dami ng buhangin sa karagatan, iisa lang mga kapatid ang mga salitang kanilang binigkas. Sabay-sabay. Bakit? Pagkita nila na bumababa yung bagong Jerusalem, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Hindi nila sinabi yon dahil iniibig nila ang Diyos. Sinabi nila yon dahil napakaganda ng kanilang nakita. Humahanga sila kahit sila'y masasama. Napahanga sila sa kagandahang lumalapag. Kaya mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Ang nakakita, di ba? So ganun, mga kapatid, masama sila pero pinuri nila ang kagandahang kanilang nakita. Baka wala na, mayroon pa bang tanong na, ano? Thank you, Brother Ricky. Mapapansin ninyo, pero pag titingnan mo yung ano, yung konteksto niyan, hindi ibig sabihin na ano, literal na ang Diyos talaga ang gumawa. Nang sinumpa sila ng Panginoon, na ito yung nagiging resulta. Kasi bakit ba naranasan natin ang kapansanan? Dahil ito sa sumpa. Kaya nga sinabi din nung sinumpa na sila ng Panginoon, ito yung nagiging resulta. Ang mayroong pipi, mayroong bingi, dahil yan sa sumpa. Bakit din sila nasumpa? Dahil sa kasalanan. Kaya nga, anuman ang nagiging kalagayan ng tao, resulta lang ito, bunga ng ginagawa natin. Pero hindi nangangahulugan, kasi napapansin ninyo, dyan sa 4 kasi, si Moses yan eh. Si Moses, na ayaw niyang tanggihan, gusto niyang tanggihan yung responsibility. Gusto siyang piliin ng Panginoon, magiging tagapagligtas sa Israel. Pero ayaw ni Moses, bakit ayaw ni Moses? Kasi mahirap siya magsasalita, tinatanggihan niya yung gawain. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ba ako ang gumawa sa pipi, ako ang gumagawa ng ano? Kaya nga, kahit sino na tao, pwedeng gagamitin niya. Kaya mapapansin ninyo, nang sinasabi yun, hindi ibig sabihin, minsan kasi pagbabasa natin sa Biblia, isang talata, ang gagawin natin, gagawa tayo ng conclusion doon sa talata. Anong iniisip natin ay ito yung interpretasyon ng talata. Pero sa pag-aaral sa Biblia, mayroong tinatawag na exegesis at eisegesis. Pahintulutan natin na pag-alamin natin yung kung ano ang ano, sino yung hermeneutics na pamamaraan paano pag-aralan ng Biblia. Titingnan natin yung sino yung nag-uusap, anong pinag-usapan, bakit pinag-usapan. Yun yung pamamaraan natin sa pagbasa ng talata. Kaya ganun yung nasasabi dyan. Gusto ng Panginoon gagamitin si Moses na mayroong kapansanan. Pero ayaw ni Moses magpapagamit. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ba ako? Ako ang gumawa kasi nang sinumpa niya ang tao, ay meron ng mga kapansanan. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng may mga kapansanan ay ang Diyos ang gumawa at ano sa kanila. May mga kapansanan din, pero ang tunay talagang dahilan sa ating kapansanan, dahil nasumpa tayo, dahil sa ating kasalanan. Kaya nga, yung ating titingnan palagi sa pag-aaral natin sa Biblia, minsan, yung katulad ng mga pag-interpret sa iba, kasing mga Adventist, malalim yung ating pag-interpret. Pagbasa natin sa talata, ating huhukayin, bakit ba ito sinasabi ng talata? No. At atin talagang i-reconcile.
Kaya nga, hindi ibig sabihin ng mayroong mga kapansanan, ginawa sila ng Diyos na ganun. At isa lang ang dahilan kung bakit naranasan natin ng ganun. Dahil ang sanlibutan ito mayroong sumpa. Kaya visible sila, makikita natin ang mga kapansanan. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila maliligtas, ay sinumpa sila ng Diyos, ay wala na silang pag-asa, hindi po ganun. Kasi pagbabalik ng Panginoon, ang mga pilay, lulukso, ang mga bulag, makakita. Kasi maliligtas pala yun. No? Kaya nga, huwag nating titingnan ang mayroong mga kapansanan, hindi po sila maliligtas, ay wala silang pag-asa, hindi po ganun. Kasi sa Biblia, mayroon ding mga pilay, lulukso, mayroong bulag na makikita. Alam niyo, naranasan lang natin ang kapansanan, hindi dahil na tayo'y makasalanan. Kundi resulta lang ito ng kasalanan. Kung bakit tayo maghihirap, mayroong paghihirap, dahil sa sumpa ng ating sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin na naranasan natin ng sumpa, ay tayo po yung isang makasalanan at wala ng kaligtasan. No? Isa yung indikasyon na hindi tayo ligtas sa anumang kapahamakan. Hindi ibig sabihin na tayo yung mga lingkod ng Panginoon, ay libre na tayo sa sumpa. Hindi. Marami din tayong mga mananampalataya, ang kanilang mga anak, biak na ang bibig, mayroon ding pinanganak ng mga bulag. Sa puting kahoy, mayroong bulag doon. Pero ang galing magpiano, ang galing magkanta, no, magbayolin. Pero bakit ganun? Bakit siya pinanganak na bulag? Kasi mayroon ding mayroong pagkakamali ang kanyang magulang. Pinanganak pala na kulang sa buwan. Noong nagkakamali pala yung doktor na nag-alaga, na-expose siya kaagad sa liwanag. Kaya nabulag, lalo siyang nabulag. Pero hindi na daw nila inanuhan ng kaso yung doktor. Nagkakamali lang daw talaga. Mayroon silang doktor na nakausap kasama sa pangangasiwa na pagkakamali ng doktor. Kaya nga mayroong mga ganyan. Pero hindi nangangahulugan na ginawa sila. Mayroon mga sa Biblia, katulad ni Bartimeos, pinahintulutan siyang ipinanganak na bulag. Ang layunin, sa pamamagitan niya, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya ngayon yung sa pamamagitan niya, katulad ni Lazarus, bago nagkasakit si Lazarus, nagpadala na si Jesus, nagpadala na si Martha at si Maria ng sulat, ang iyong minamahal na kaibigan nagkakasakit. Pero bakit hindi pumunta si Jesus? Hindi sinagot ang sulat, hindi pinuntahan. Kasi alam ni Jesus, pag mamamatay si Lazarus, ay isang pagkakataon na ito, makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag mayroong mga, di ba, nung namatay ang kanilang kapatid, hindi naunawaan ng dalawa, si Maria at si Martha. Iyak. No? Sabi ni Martha, kung nandito ka pa, guro, hindi mamatay ang aking kapatid. Alam niya yun, sapagkat si Jesus ay Misaya. Pero anong sabi ni Jesus? No? Ako ang buhay at ang pagkabuhay. Gusto niyang na kaya kong bubuhayan ang iyong kapatid. Mananampalataya ka lang. Diyos. Kahit hindi natin nakita, sumasampalataya
bata pa, high school ako noon, ay palabasa talaga ako ng Biblia. At paborito kong magbabasa sa Biblia madaling araw. Kasi malinaw ang aking isip, maintindihan ko. Mayroon akong gusto na pinapanalangin sa Panginoon. Gusto kong magkakaroon. Ang panalangin ko sa Panginoon, gusto ko na makita ko siya. Kasi itong Diyos na aking naunawaan sa Biblia, hindi ko nakikita. Nananampalataya lang ako. Pero ang panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, magpapakita ka sa akin. Kung nakikita ka ng iyong propeta, nakikita ka ng mga ilang mga tao na gusto ko rin makikita sa iyo. Kasi matindi yung aking pananampalataya noon. Alam mo, pinapanalangin ko yan gabi, pinalangin ko umaga, tanghali, galing ako sa school. Panginoon, paulit-ulit yun. Alam niyo, pagkatapos ng isang buwan, ng panalangin ko gustong makikita ko ang Diyos, nanghina ako sa pananampalataya. Parang lumubog ba? Yung aking inaasahan, pag-asa, kasi pag ako manalangin noon, nagtitiwala talaga ako na narinig ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Kasi marami akong mga panalangin binibigay niya. Pero yung pinapanalangin ko araw at gabi na gusto ko, Panginoon, magpapakita ka sa akin. Gusto kitang makita sa kahit sa panaginip. Kung nakikita ka ng iba sa panaginip, gusto ko rin makikita ka sa panaginip. Kasi meron ding mga propeta na nakikita. Alam mo, nung lumipas ang isang buwan, dalawang buwan, alam mo, nakadesisyon ako na hindi na manalangin. Kasi ang Panginoon hindi nakikinig sa aking panalangin. Pero alam mo, nung pinaka-lowest part ng aking pananampalataya, nabawasan talaga yung aking pagtitiwala sa Panginoon. Nanaginip ako. No, nanaginip ako ng isang malaking liwanag na nakikita. Umakyat ako sa isang mataas na bundok, tapos mayroong liwanag akong nakikita. Malaki ng liwanag. Nagulat ako sa liwanag na aking nakikita sa langit. Tapos pagtingin ko sa baba, ilog. Tapos yung ilog, sinusundan ko, paikot. Tapos pagdating doon sa dulo ng ilog, mayroon na namang liwanag. At alam ninyo, pagkatapos nagising ako. Pagkagising ko, sabi ko, ano yung liwanag? Tapos yung aking puso tumitibok. Kasi ang aking pananampalataya talaga, parang nababawasan talaga. Alam ninyo, pag mayroon kang hingiin sa Diyos na nagtitiwala ka pero hindi ibibigay. Ano pala? Yung iyong pananampalataya, mawawala. No, ganun ang aking karanasan. Pero alam mo, nung nakikita ko yung liwanag, nung nagumising ako, nakikita pala ako ng liwanag kasi ang fluorescent pala ay yung bumbilya bukas. Yun pala yung nakikita ko sa aking panaginip. Tapos nung pagtingin ko sa baba, kasi nandun ako sa bundok, yung ilog, alam mo yung ilog na yon? After 5 years o 6 years, nakikita kong ilog na yon nung nagiging missionary ako sa mga sulat sa kabundukan. Nang dinala ko yung mga kabataan doon, kasi nag-worship kami, dito yung school namin, yung mission school. Sabi ko sa mga bata, akyat tayo sa bundok na yan, doon tayo mag-worship. Alas 3, tapos ng klase natin, akyat tayo dyan, doon tayo mag-worship. Pag sunset na tayo, bababa. Tuwang-tuwa yung mga bata. Alam niyo, nung nagugulat ako, kasi pag akyat ko doon sa bundok, may ilog. Ganyan, parang nakita ko na to. No, pagpunta ko doon, ay mission school pala nang dadalhan sa akin ng Panginoon. Pero napapansin ko yung pagkatapos ko na naginip noon, binasa ko yung Biblia, nanalangin ko, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit tagal ko nang nanalangin sa iyo? Gusto kitang makita pero hindi ka nagpapakita. No? Sabi niya, nagtatampo ako sa iyo. Pero ngayon, nung nanaginip ako, nagpapasalamat ako na kahit hindi kita nakikita, pero mayroon akong magandang panaginip ngayon. Binasa ko yung Bible. Kumuha ako sa Biblia, binuklat ko yung Bible. Alam mo yung chapter na nababasa ko? Yung Exodus 33 o 34 ba yan? Hindi lang pala ako humingi ng Panginoon na makikita ang Panginoon. Nabasa ko yung paano ni Moses na sabi niya, Panginoon, gusto kong makita ang iyong kaluwalhatian. Sabi niya, ipakita mo sa akin. Nung nabasa ko yun, hindi lang pala akong humihingi sa Panginoon nito. Si Moses din pala, humihingi din. Sabi ng Panginoon kay Moses, mayroong biak na bato. Tatago ka dyan, dadaan ako. Sabi niya, pagdaan ko, titingnan mo ang aking likod. Sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at mabuhay. Alam mo, pagbasa ko noon, lalo akong lumuhod, humagulhol sa Panginoon.
Sabi ko, yung palang hinihingi natin minsan, hindi pwedeng ibibigay ng Panginoon. Kasi pag ibibigay pala natin, tipok tayo. No? Yung panalangin ko na gustong makita ko yung Panginoon, hindi pala pwede. Kaya kapag mayroon tayong mga panalangin, hindi sinasagot, huwag kayong magtampo sa Panginoon. Mas alam ng Panginoon kung anong ikakabuti, anong tama. Kaya nga sabi ni Sister, yung mananampalataya tayo ngayon na, di ba, tayo ngayon, nananampalataya lang tayo, na, ano, hindi natin nakikita ng Panginoon. Maaari kaya na makikita natin siya na hindi na pananampalataya, kasi ang sabi kanina ni kapatid, sabi ni, ano, mas mapalad yung nananampalataya na nakakita. Pero mas lalong, ano, mapalad yung hindi nakakita, tapos nananampalataya. Kaya yung sa tanong ni Sister, mas mangyayari pa kaya ngayon na nananampalataya tayo na makikita siya at makikita ba natin siya? Sa kalagayan natin ngayon, hindi talaga pwede. Kasi pag makita natin siya, anong mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Alam niyo kung bakit pinasulat yung Biblia? No? Bakit pinasulat sa mga propeta? Kasi ito yung mga pinagkatiwalaan niya sa kanyang salita. Sila yung nakakita ng mga panaginip, pangitain. Pero nung nakita nila yun galing sa Diyos, sinusulat nila. Kasi para sa atin yan, yung sulat niya. Yung salita ng Biblia, sapat na yan. Kahit hindi natin siya makikita, magtitiwala tayo. Kasi sapat na yan ng Diyos. Kahit kung mananampalataya, kaya nga tinatawag yung pananampalataya kasi hindi nga makikita. Kasi pag makikita natin, hindi na yun pananampalataya. Ano na yun? Witness na tayo. No? Ano bang witness sa Tagalog? Saksi na tayo. No? Hindi na yan pananampalataya, kundi saksi na tayo na nakikita natin ang Diyos. Kasi ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. At yan ay tinatawag na pananampalataya. Okay? Mayroon pa kayong madagdag. Kapatid, baka mayroon kayong gustong madagdag pa. No? At kahit labas ng ating topic, pwede nating pag-aralan pa. Nangyari ang lahat ng mga bagay na yan nang dahil sa kasalanan. Kung wala ang kasalanan, kailanman ay hindi magkakaroon ng ganyan. Sapagkat ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang lahat ng kanyang nilalang ay mabuti at bawang magaganda. Kaya at pumasok, nagkaroon ito ng ganitong pagkakaon, ng depresya, ng dahil sa kasalanan. At alam din natin na ang ating Panginoon napunta rito upang alisin ang kasalanan, upang ibalik sa dating kalagyan ang tao. Napapansin mo din yung mga, thank you sana, yung idea. Iba-iba din kasi mga paniniwala, no? Kaya mayroon din yung niniwala sa predestination. Yan talaga yung plano ng Diyos, deklarasyon ng Diyos sa iyo, yan na talaga kailangan mo mabago. Pero hindi po gano'n ang bilang sinag-identities. Kasi mayroon pa rin tayong freedom of choice. Ano mga kalagayan mo ngayon, hindi yan binigay ng Panginoon sa iyo na dyan ka na, hindi ka na mababago. Ano pa rin natin, mayroon pa rin tayong pasya. Ano man
Kaya nga yung karanasan ng tao, mayroon yung dahilan, mayroon pinanggalingan, no? At ang origin talaga niyan, no? Dahil tayo yung nahiwalay sa Diyos. Pero bagamat ginagawa yun, mayroon din mga pagkakataon na ginagamit niya ang paghihirap, kapansanan para sa ikabubuti. Katulad ni Joseph, kasi Joseph, itingnan natin. Isang paboritong anak siya ay Jacob. No? Pero inosente si Joseph sa nangyayari sa kanyang buhay. Namumuhay lang siya na malapit sa kanyang ama, paborito ng kanyang ama. Pero hindi pala nakakabuti yung kanyang kalagayan. No? Lahat pala ng mga kapatid niya nagagalit sa kanya. Anong ginagawa ng Panginoon? Para solusyonan ang kanyang problema, nilayo niya ang paboritong anak. No? Nilayo sa isang malayong lugar. At ang pangyayari, kontrolado ng Panginoon para aayusin ang kanyang pamilya. Nung naghihirap si Joseph doon, maraming katulong, napapansin niyo hindi siya na hindi niya binibigyan ng Diyos. No? Hindi niya, ano, ang relasyon niya sa kanyang ama na pagtitiwala sa Diyos, yun ang nakukuha niya sa kanyang ama na palaging tinuturo. Nung siya nalayo sa kanyang ama, ay nagtitiwala siya sa Diyos na kanyang nakikilala. At saan siya pumupunta, nagtatapat siya sa kanyang Diyos na hindi siya pababayaan. Nagtitiwala. Hanggang nilagay siya sa Panginoon sa pinakamataas. At dumating ang araw, naayos ng Panginoon ang sira ng kanyang pamilya. Ganon din minsan tayo, kung mayroon mga masamang nangyayari sa ating, ano, hindi ibig sabihin may mga kapansanan, hindi ibig sabihin malas na talaga. Hindi na nga nahulugan na hindi na yan nagbabago. Mabaguhin pa rin ang Panginoon niya. Aayusin pa rin niya. No? Kasi pag mayroon mga problema na gawa natin, pero maaayos lang yan ang Panginoon sa kanyang mga pantala. No, maraming mga karanasan sa Biblia na inaayos ng Panginoon. Ang ating kagagawan, kung magawa tayo ng sariling problema, ang Diyos ang nag-aayos. Pero ang inaayos ng Panginoon, maganda kalagayan. No, kaya ganun yan. Pero yung mga ibang paniniwala, hindi na natin masisisi sila. Kasi yun na talaga yung paniniwala nila. Mayroon din silang mga basihang talata. Pero yung mga talata na, kasi maraming nag-interpret kasi sa Bible, binabasa lang nila yung talata, tapos yung interpretasyon nila, nilalagay nila sa talata. English yun ang maling paraan. Ang anong paraan natin, yung exegesis, na ang talata ang ating ang magsusuporta sa ibang talata at yun ang ating nawain, na ma-reconcile yung mga talata sa Biblia at ang Biblia ang mag-interpret, hindi yung ating isip ang mag-interpret lang sa talata. Kaya nga mayroong pagkakaiba. Kaya nga, pakinggan natin yung ibang turo sa labas, iba ang kanilang paniniwala sa Diyos. Nang Diyos ay diktador, ang Diyos ay ganito, no? Pinaparusahan niya yung mga masama at mga kapansanan kasi ang Diyos ang may gagawin. Pero kung ating titingnan ang pinanggalingan talaga sa lahat ng sumpa, lahat ng kasamaan sa ating planeta, ang may kagagawan talaga, hindi ang Diyos. Hindi ang tao. Napapansin ninyo yung punong kahoy? Ano ba yung pangalan ng punong kahoy? Kahoy ang pagkakilala ng mabuti at masama. Sa pangalan pa lang, alam na. Kasi nung hindi pa sila nagkakasala, mabuti ang kanilang karanasan. Pero kung nagkakasala na sila, nakikilala na nila ngayon ang kasamaan. Naranasan na nila ngayon. No? Kaya kung mayroon kapansanan, hindi talaga yung galing sa Diyos. Galing sa tao, sa pasimula, galing sa ating magulang. Ay ilang generasyon, kapag hindi natin susundin ang utos sa kailang generasyon, ika-apat na generasyon, maapektuhan sa kasalanan natin. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, magsasuffer ang fourth generation. Pero kapag tayo gagawa ng mabuti, ilang generasyon na lang ang pagpapalain? Anim na generasyon ang pagpapalain ng Diyos kapag tayo kapag. Kunti pa, parang hindi kasi ako kontento mga kapatid, pero hindi ko na-share ito. Sa magandang tanong ni Sister Lucky, yung pananampalataya, parang kasi hindi naman kasi akala natin, gano'n lang yung pananampalataya eh. Sabi ko niya po yung Pablo doon sa Bantay ng Bilangguan, sumagpalataya ka ako sa akin, ikaw at ang iyong sabayan at maliligtas. Ano kayo yung pananampalataya? Ang sabi ni Kristo, kung mayroon kang kasing nakilang isang buti ng mustasa, ay
kaya mo nang ilipat ang bundok. Sabi ng bundok. Tama ba? Kasi, pananampalataya eh. Pero, ano pa talaga yung pananampalataya? Ang sabi ni Pablo, ano siya dyan? Ang pananampalataya walang luha ay patay? Sa kanya sa pili. So, ibig sabihin, kailangan ng tayong mananampalataya na mayroon ng aksyon. Halimbawa, ang sabi na ay paano niya ito, ang pananampalataya ay yung pananampalataya sa mga bagay na hindi nakita. Si Kristo, hindi natin nakikita mo, pananampalataya tayo. Tama? Sumasampalataya tayo kay Diyos, bagamat hindi natin nakikita. Pero paano mo masasabi sumasampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakita, ganyan sa tao na iyong nakikita ay hindi mo naniniibig. Hindi mo mo nilamahal. Hindi mo tinuturuan. Wala kang pakialam. Paano natin masasabi tayo na nananampalataya? Ang bawat isa sa atin may bahagi. Ang bahagi po natin pakialaman natin sila. Ituro natin sila kay Kristo. Ituwid natin sila sa lahat ng mga kamalian upang lahat ng tayo ay maging kaisan lang. Para tayo maligtas. Hindi po pwede yung tayo ay walang pakialam sa kapwa kasi hindi tayo na walang sumasampalataya. Ang sabi, ang pananampalataya ang walang tuwa ay patay. Ang pananampalataya, bagamat hindi natin ang kanyang Kristo, nananampalataya ka tayo. Pero ang sabi ni Kristo, paano yung masabi, sumasampalataya ka sa akin? Ngayon lang kita yung sila, ay hindi niya man sila inibig. Tama ba mga kapatid? Karami po salamat. Sa mga pasibiti